being so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guard. Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you? I desired Titus, and when came I sent a brother, did Titus make a gain of you? Walk we not in the same spirit? Again, I think ye that we excuse ourselves unto you. We speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying. For I fear lest when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you, such as ye would not, lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, and tumults. Tumults. Sabay-sabay, ready, go. Unless when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na kami po ay gabayin nyo sa aming pag-aaral. Makita namin, Panginoon, paano yung pagmamahal ang inyong lingkod sa church, Panginoon. Nakita namin dito si Paul. Maging example nawa siya sa amin, Panginoon. Kahit di po kami pastor, evangelist, kung ano man yan, but lingkod ng Diyos nevertheless. So we pray na makita namin pattern. Ang tunay na likod ng Diyos at yung pag-ibig niyo, Lord, sa church. At ganoon din naman, Panginoon, yung church sa likod din niyo. But I pray na yung mga mahirap itindi, Panginoon, dito, ma-settle din po namin. Makikaya po yung may taas sa gano'ng kalagit namin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, maganda nga po muli sila. Title po nito is sa verse 9. Sabi dyan, and said unto me, my grace sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ang title po nito is Strength Made Perfect in Weakness. Sa Tagalog, parang hirap intindin, di ba? Kasi alam natin mga bata, pag sinabing malakas, hindi mahina. Pag mahina, hindi malakas. Mag-opposite yan. Eh, nalilito nga ako sa Greek dyan kasi sa Greek yan, ano eh. Pag sinabing adinatos, mahina. Tapos, pag malakas, ano, parang alisin mo lang yung ah, parang gano'n, dinatos, paglalaki. Anyway, so magkabaliktad yan. Pero sinasabi dito, bakit? For my strength is made perfect in weakness. Ang aking lakas ay nakukumpleto sa kahinaan. No? So, malalaman natin po yan, yung sabihin yan sa context. Okay? Pag nakita kayong conflicting sa Bible, napansin ko naman sa iba, napakahilig din sa ano, ganyan. Kaso ang problema, pag hindi na-explain ng mabuti, kanya-kanya meaning tayo. Napansin nyo ba yun sa mga kanta, sa mga ano, kahit sa mga preacher, magbibigay ng oxymoron or yung mga ganyan, kabaliktaran, tapos ikaw ngayon, litong-lito ka. So hindi ganun. Kaya paliwanag natin to. So may sense to, especially given yung context po ng ng chapter, no? So ano na yung mga nadaanan natin, 2 Corinthians. So naalala nyo, maganda eh, madrama. Pero si Paul ay mahal niya yung church. Pero yung church parang doon pa sa point na hindi pa ganun ka-mature kasi, kaya tinuturuan niya. So maganda naman doon, nakita natin, nabasa natin, nag-aaralan natin, hindi natutunan natin. Okay, so ang dami niyang binitawan dito, napakalalim ng mga salita, mga memory verse din natin. So, last week lang, naalala niyo yung title natin last week, naalala. Mahaba eh. Ano, sige, online. Hindi. Yung, wala siya saan eh. Kalimutan ko rin. Basta yung tinataas yung ating standard. Setting and defending the high standard in the ministry. Okay, kasi nakita natin doon yung isa-isa ni Paul, yung kanyang ginagawa. Anong klaseng lingkod siya ng Diyos? So again, di ko sinabing maglakbay kayo sa ano,
maglakad kayo utang hala-hala para masabi natin na pagaling yung lingkod ng Diyos. Hindi ganun yun. Kasi kailangan niya talagang gawin yung time nila. At talagang ginamit naman siya ng Diyos. So, pwede mong kunin yung equivalent sa ano natin ngayon. Diba? Sa panahon natin ngayon, tsaka sa kalagayan mo. Kasi paglingkod ka ng Diyos, gusto mong paglingkuran siya. Okay, kaya ano pa yung mga naalala niya doon? Nagulpi siya, kinuwento niya lahat yun eh. Kasi nga, hindi siya yung tipong katulad ng mga pasto ngayon, lalo yung mga kulto ah, na ayaw nang, niyaayaw nila nang kaaway, niyaayaw nila nang gagagalitan sila. So, technique, sistema, ano, iiwas na lang. Okay? Hindi lang pwede yun sa maraming pagkakataon. So, yan. At medyo sa bandang huli doon, tingnan nyo na rin sa chapter 11, no? medyo na gano'n siya doon. Okay, ang lakas ko sa Panginoon, lakas kong maglingkod. Pero may nag-appeal siya sa sarili niya rin kahinaan. At ngayon nga natin pag-aaralan yan sa chapter 12. Kaya nasabi niya rin doon, di ba? Sa verse 29, chapter 11, verse 29, who is weak? Am I not weak? Who is offended? And I burn not. Okay? So, ibig sabihin, napagod din po siya. Pag sinabing burnout, talagang pagod na pagod yun. Ayoko na! Parang ganun. Nakita na ba yung ganun siya, no? Napaka masigasig this week. Next week, nasa na si kapatid? Ah, baka ano lang, napahinga lang. Wala na, hindi nyo nakita ulit. Marami yan. Marami tayong makikilalang kaya. Huwag naman sana, kaso, ganun eh. So, kaya si Paul ay baga nag-a-appeal din sa kanilang mga sa church. So, kaya dito, pumunta natin sa verse 1, sa chapter 12. It is not expedient for me doubtless to glory. So, again, napag-usapan natin ng chapter 11 yung glory na yan, di ba? Sino yung nagmamalaki? Hindi naman, actually, hindi siya nagmamalaki. Lalo na din sa verse 12. Makikita nyo, okay, sabi nyan. It is not expedient. Ano yung expedient na tinatawag? Madalas siyang ginamit, di ba, sa kanyang, ano, everything is expedient, but, I will not be, everything is permissible, but not everything is expedient. Alala niyo yun? Sa Romans ata yun. Sinabi pong expedient is, kailangan, okay? Sabi dito, suitable for achieving a particular end in a given circumstance. Naintindihan niyo ba sa Tagalog, ayun yung kailangan niya. For example, yung ano ba yung binabanggit mo kanina? Ayan, yung puntahan na nga natin. Dali ah. Basta palang ano dito sa isang dictionary ko. Expedient. Ang sinabi expediency. Ayan, serving to promote your interest. Okay? Sa Tagalog, nakabuti sa'yo. Yan lang yun. Okay? Advantageous, useful, favorable. Yan. So, ngayon, ano yung sabihin yan? Tingnan nyo. Okay, basa nyo nga verse 1. Ready, go. It is not expedient for me doubtless to glory. I will talk the visions and revelations of ano yung sabihin ngayon nun? Yung glory is magpapuri, di ba? Or hindi naman. Magsaya. Ganyan. So, pag sinabing it is not expedient for me, alisin muna yung doubtless. Okay? Kasi, ano yun eh? Tawag doon? Exempt. Pampatindi lang yun eh. Sa Tagalog, sa English. Pampatindi. Intensifier. Okay? Doubtless. Sigurado. Okay? So, ulitin natin, it's not expedient for me to glory. Ano sabihin nun? Hindi ko na kailangang magbunyi o magmalaki. Okay? I will come to visions and revelation of the Lord. So, alam niyo kung saan nakakilala si Paul, bukod nga sa marami siyang sinulat, marami siyang na-found na church, actually, yun ang sinulat niya. Kasi marami, bakit, paano ka makakapagsulat ng Bible? Eh, si Peter nga, ilan lang sinulat niya? Ilan? Dalawa lang, saka yun na, dalawa. Eh, Peter yun eh. O si Matthew, ilan?
Isa lang. Si Luke, isa lang. Hindi nga apostol yun. Okay? Si John. Eh, medyo marami din. No? John, apo, Gospel, then 1st, 2nd, 3rd John, then Revelation. Matindi, di ba? Eh, si Paul, ilan? Diba? Habis siya, pag binilang nyo to, halos kalahati, lagpas kalahati ng New Testament sa kanya. So, medyo matindi. Okay, kasi ditong mga gospel books, kinuwento lang naman yung ano, naalala nila, which is maganda rin, lalo kay John. Maraming ano, revelation din si John eh. Pero yung tatlo, synaptic lang yun. Ibig sabihin, sinabi lang nila kung narinig nila, nakita nila. Ganun din sa Acts. Kaya simula Romans hanggang ano, 2 Timothy at sabi nga nila, Hebrews sa kanya din eh. Philemon pala, Titus siya sa kanya rin. Okay, so yun, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kung kasama yung Hebrews, 14. Tama ba bilang ko? So, anong klaseng tao si Paul? So, matindi. Kaya sabi dyan, I will come to visions and revelations of the Lord. I mean, hindi niya kailangan magmalaki na. Pero mamaya, magmamalaki siya. Pero yun nga siya sabi ko sa inyo, kaya introduction to eh. Nabanggit ko na sa inyo dati ito kasi nadaanan lang nato. So, minsan ako dito, ayoko na magmalaki din kasi hindi ko kailangan, saka di minsan din tama, di ba? Pero minsan kailangan sabihin. Di ba? Para mag-example ba? Magkakwento ako, naalala ko tuloy yung taekwondo na yan. Kasi nga, yung mga ayaw na nawawalang babae, baka makidnap kayo. Kaya sabi ko, dapat tuloy na natin ito eh. Kaya pumunta kami doon, hinatindahan si daddy na isang araw, nakita namin, malawak na yung ano, parking. Pwede na tayo doon mag-session. Oo. Ako, lagyan ng punching bag. Kaya, so ba't napansin? Kasi nga, isang kwento ko sa inyo, para may aral kayo, malaman, may mga konting malalaman nagay sa akin. So, pero hindi siya nagmamalaki. Okay? So, ano pa? May mga kailangan sabihin. So, ganun din po si Paul. So, kasi nga po, minsan, tulad nyo ngayon, for example, may kaibigan kayo, yayayain nyo dito. Eh, syempre, hindi naman impression sa unang, kailan, sino ba yung pastor nyo? Nagsalita ng isang oras. Ano ba yan? Nakikinig ba tayo dapat dyan? So, minsan, binabanata natin konting yabang ba para ay, ganun pala siya. Ganun. Nabanggit ko na yun isang araw, di ba? Pati yung kay Brad. So, kaya mamaya magmamalaki siya again. Hindi naman, pero medyo. So, yun nga. So, ito from verse 2 hanggang medyo special to eh. Yan. So, from verse 2 hanggang verse, I think 4, no? So, magkukwento po siya dyan. Tatlong verses lang. Medyo mahirap siya intindihin sa umpisa, pero sabihin ko naman sa inyo kung sino yun. Sabi niya, may kilala daw siyang tao sa Panginoon. About 14 years ago. So, 14 years ago, may nakilala daw siya tao. Sino kaya ito? Sabi niya, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. Hindi ko masabi. Kung kilala ko ba siya sa katawan, o nakilala ko siya na umalis ako sa katawan ko, vision ba yan o hindi. So, sabi ko sa inyo, ito po yung kanyang, sinasabi nilang, Road to Damascus Experience. Familiar? Sa Acts, ano yan? Limutan ko tuloy, Acts 11. Ganyan. Kasi yung Acts 10, ayan yung ano eh. Acts 6, Stephen. Acts 7, yung mahabang ano ni Stephen. Then 8, yung eunuch. Yung 9, alimutan ko na, si Philip ata. Ah, yung iba, si Philip. Peter, yung 10, Cornelius yun eh. Kaya I think, ano yan, 11. Yung Road to Damascus. Hindi pa, okay. 11 lang pala yung kaya na, Cornelius, sorry. And then, 12. Ito na, sa 13. Sa 13, okay. So, sige, puntahan niyo po. Kunti lang naman yan eh.
Diyan sa verse 'di andito na pala siya. Peter. Oo nga eh. 9 nata. Yan, tama. 9. Okay, Acts 9. So, nag-skip pala yan. So, sa Acts 9, so again, tama. Yun sa 10 kasi is, sa 7, nag-speech si, si Stephen, pinatay. Okay, sa 8, yan, si Saul. And then sa 9, tuloy-tuloy lang, okay? So, sinundan siya dyan. So, sabi dyan sa, masahin na lang natin sa fall. Ito muna sa 3. Okay? Ibasa. Kasi yung Bible nyo. Kailangan ng Bible. Kaya maganda pag walang TV. Kailangan ng Bible. Paibasa 3. Ready, go. And as he heard him, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him light from okay, so may nakita siyang light from heaven at sa paligid niya, no? Sabi dyan, ako muna, and he fell onto the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? 5. Yeah. And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Okay, so yun na yun. So, anong nangyayari sa kanya? Nakausap niya ang Panginoon. No? Amazing. Alang si Moses, yung mga ganun, si Gideon. May ganun silang experience. Kaya dito, nire-recount niya po yun dito sa, balik tayo sa 2 Corinthians 12. Kaya sabi niya, I knew a man in Christ. So, sino yung nakilala niya? Siya yun. Okay? Sabi sa dyan, no? Such an one caught up to the third heaven. So, isa lang yun po sa konting mention ng third heaven. No? Diyan nga lang ata. Eh. Ano ko ha? So, siya po kasi pag ikaw ay nagkakaroon ng vision, hindi mo alam kung nasan ka na eh. Sabi nga iba, trans. Yun yung ano, yung kay Peter naman, iba, trans. So, para kang gising, para kang tulog, hindi mo alam. Okay, huwag ka lang mag-drugs ha. Pero ito, obviously, hindi. No? So, kasi medyo ano ito, kakaiba. So, inaamin niya naman. Pero, nindicount niya na kasi yun. Alam na natin, nakita niya ang Panginoon. Kaya sabi dyan, sa 3, gano'n mo kayo? 2 Corinthians 12, 3. Sabi dyan, I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell God, no, wait. Kaya sabi dito, inulit niya, no? How that he was caught up into paradise. So, medyo magandang proof text to, yung paradise saka yung heaven, iisa lang. Kasi kung nag-alam nyo yung may nagtuturo dyan, na yung paradise daw nasa ilalim ng lupa. Naaral natin din. So, maling-mali po yun, no? Marami nagtuturo ng Baptist na ganun. Mali yun. Anyway, and heard unspeakable words, which it is not lawful for man to utter. Sa Tagalog, narinig niya yung boses, na hindi, pag sinabi yung unlawful, hindi dapat, no? Hindi tama or bawal, yan, unlawful na sabihin. Ano yung sabihin ngayon? No? May mga salita bang bawal sabihin? Ano? Bukod sa masama, obviously ito hindi masama, di ba? So, yun nga yung masasabi niya kanilang revelation. Kung maalala niyo, nagtapos na tayo sa Daniel, di ba? So, mayroong sinabi kay Daniel doon na narinig niya, naintindihan niya, pero hindi niya naintindihan. Pero narinig niya, pwede niya isulat yun. Di ba? Sabi doon, huwag masulat yan, huwag masulat. Yan ang utos sa kanya. At may mga ganun, no? Sabi sa Deuteronomy 29, ano yan? Tingnan niyo na rin. Ah, hindi. Ano pa kayo dyan? The secret things belong to the Lord, but those that are which are given us, belong it to us and our children forever.
So again, ang sasabi po doon, may mga secret ang Panginoon. May mga nire-reveal. Nakita nyo ba? Ulitin ko na lang ha. The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So may mga bagay na secret sa iba. Alam nyo ba yun? Kaya katuloy, pag soul winning tayo, parang ano bang ginagawa itong mga ito? Sinasabi niya. Eh, pag lalo yun, nag-a-assume yan ako, katoliko naman ako, Kristiyano naman ako. Pero hindi niya alam yun. Sekreto sa kanya, yung mga, kung paano maligtas, sa totoo. Okay? So ngayon, pag nireveal natin sa kanila, edi okay. So ganun din naman dito kay Paul, nung una, may mga hindi nireveal sa ibang tao, nireveal sa kanya. At ganun din kay John. At kasi nga, again, binaligatin yung account niya sa Damascus, Road to Damascus. So may mga bagay nga doon actually pinagdududaan ng iba. Nadadaanan namin ito nung nag-Acts. Kasi ilang beses sinabi yung tatlo ata sa Acts. So may mga conflict doon. Sabi, ano ba talaga? Narinig ba talaga? O nakita niya ba? Hindi. Kasi sabi doon sa isa, nakita. Nung iba yung nakita niya, yung iba hindi, nabulag. Sabi ng iba, narinig niya. Iba naman, hindi niya naintindihan. O hindi naman talaga pareho yung, hindi naman opposite yung hindi naintindihan saka narinig eh. Narinig, hindi naintindihan, saka yun na yun. Okay? So pinaliwanag natin yun. Kaya dito, in a way, parang mystery pa rin sa atin. Yan ang gusto ko sabihin dito. Kaya ngayon, dito sa 2 Corinthians, balik tayo, 12, may mga narinig daw siya na hindi dapat niyang sabihin. Hindi lang siya, pati mga tao. So, ano kaya yun? So, ito po yung mga knowledge minsan ng Diyos na hindi niya binabanggit. Okay? Siguro pag binanggit, ano mangyayari? Malilito yung tao. Pag nalito yung tao, ano mangyayari? Maraming pwede mangyayari. Okay? So, kaya, minsan, ako nagpipigil din ako minsan. Tinatansya ko kayo kung anong magiging, ano nyo, eh, minsan wala naman tayong oras. Kaya sabihin ko na lang, ganyan, tapos sige, saka na yun. Saka natin i-tackle yun. Okay? Kasunod, basta yung ganyan yung context, ha? Ni-recount niya yung kanyang experience, and then, sabi dito, of such one, sa verse 5, will I glory? So, ano yung tinutukoy niya kanina? Meron daw siya kilalang tao. Doon daw ngayon, sinasabi niya, doon siya mag-glory. Anong sabihin? Eh, ikaw din yun, eh. Hindi, may kinocontrast niya yung siya na nakakita at nakarinig sa Panginoon. At, sabi dito naman, yung next phrase niya, sabi niya, yet of myself, I will not glory, but in my infirmity. So again, ganito po yun. Meron siyang pinagmamalaki daw. Dito ako magmamalaki, dito ako mag-glory, pero dito hindi. Pero actually, isa lang yun. Siya rin yun eh. So anong sabihin nun? Parang yung inano natin sa Sunday school. Ano yung Sunday school lesson natin ngayon, di ba? Yung old man, saka yung new man. So, pareho na naman, di ba? So, meron kasing party sa'yo na pag nagmalaki yan, talagang todo-todo. Kasi mayabang, ikaw yun, yung old man. Kaya hindi niya pinagmamalaki yun, binabaliwala niya nga daw yun. Pero kung magmamalaki man siya, yun yung may mga kinalaman sa Panginoon. Tama naman kasi hindi ka pwedeng maging mayabang sobra eh. Marami ako na soul win. Pwede rin yun. Kasi iba, ma-encourage, di ba? Huwag lang lagi. Napakayabang na rin, no? Pero iba, actually, maganda yun, eh. Sa panahon natin ngayon, para ibang baptist na ano din. Na pag hindi kasi sila narinig yun, yung iba nga dyan, lalo yung mga Calvinist, na inikilabutan sila daw, eh. Oh, pag sinabi nila, di ba? Nagbabasa kayo ng mga literature niya, mga yan. At kahit sa amin, may nagsabi nun. Yan, sa main. Hindi na sabihin yung sino. Huwag mo sabihin naligtas yung tao, sabihin mo lang nagpopes. Mga ganun sa amin. Kasi, pag nagpopes siya, nanampalataya siya, ligtas ba siya? Hindi. Ligtas. Ba't ba sabihin sa akin, huwag mo sabihin naligtas? Yan po yan. So, na-experience ko yung may nagsabi sa akin ng ganun. Kaya, nalilito rin ako dati. Pero ngayon, mapalad kayo, alam nyo na, okay? So again, hindi masamang sabihin naligtas yung tao dahil sa iyo kasi yun naman totoo pag soul winner ka. So yun lang sinabi ko dito, si Paul nag-glory siya hindi sa sarili niyang sa old man, kundi yung ginawa kasi ng Panginoon sa kanya, napakadakilang bagay. Kaya talagang wow, di ba? So yan, tuloy-tuloy po yan, tingnan nyo. So pero nabanggit dyan, but my infirmities.
So, dun daw siya magmamalaki. Okay, tingnan niyo yung ano niya, sabi niya, yet of myself I will not glory, but in my infirmity. So, yung sabihin nun, hindi niya magmamalaki sarili niya, pero kung may kahinaan man siya, dun siya mag-glory. Pupunta tayo dyan sa verse 9, dun yung nag-umpisa eh. Eh sabi sa verse 6, for though I would desire to glory, I shall not be a fool. Ang sabihin nun, for I will say the truth. Okay, sabi ko sa kanina, pag sinabi niya maraming naligtas dahil sa ministry niya, marami siyang church na established, nagyayabang ba siya? Ano mo sabihin na yabang? Diba dinadagdagan mo, ito lang yung nagawa mo, wala, ganyan, ginaganyan mo. Eh siya, yun naman talaga nagawa niya eh. Kaya sabi niya dyan, dito sa verse 6 pa lang tayo ha, for though I would desire to glory, gusto niya na magmalaki para iba makita kung sino ba siya. Sabi niya, hindi ako magiging loko-loko nun, hindi ako nun, kasi totoo naman yun eh. Kaya sabi dyan, for now I forbear. Ano yung forbear? Ha? Pag-alala natin sa ibang ano dyan. Sabi niya, forbear, sabi pinipigilan niya. Kasi gusto niya, dami niyang gusto sabihin eh, dahil ni-reveal sa kanya. Pero alam niya, itong mga to, maiinggit yung iba, maangasan. Nagtitimpi siya. Okay, forbear. Kasi dabi daw, lest any man should think me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Sa Tagalog, inya, pag sinabi niya na lahat yung kanyang pag-glory, kasi ganito yung ginawa pa niya sa akin, yun, ay, ganun pala siya. So, ngayon, pagdating niya ngayon, sa halip na makinig yung ibang tao, nakakita pa yung ganyan mga tao, mga psychopaths daw tawag doon, o kaya iba, mga fanatic. Diba? Ay, ginanong ba yan? Yung mga ganon. Sa amin, pag may conference na ganyan, binabanggit mo sa akin, si pastor ganyan, ganyan niya, ganyan. Talagang lingkod ng Diyos siya, kaya ganun pa eh. Kung totoo naman, okay din. Pero, okay lang, hintayin mo na makilala ko siya, di ba? So, ganun, totoo. Tapos, ayun yung ayun mangyari ni Paul sa kanya. Amen? At again ha, kaya natin pinag-aralan to, pattern yan sa atin. Okay? Dapat maganda ganun din tayo. Tuloy. Sabi 7, and lest I should be exalted above measure. So, as a result, pag maraming revelation nga sa'yo, maraming katalino, matalino siya, magaling, mahusay, maraming accomplishment. Maraming siya magsubok, pero niligtas siya ng Diyos doon. Di, dami niya ng kwento ngayon yan. Pero praise the Lord, di ba? Meron, ang magaling sa Panginoon, no, binalance daw. Okay, sabi dyan, no? Dapat talagang grabing may tataas sa even sa panahon nila, eh, lalo sa atin. Di ba? Pero nung panahon niya raw, may ginawa ang Diyos sa kanya, sabi dyan, there was given to me a thorn in the flesh. So, sa Tagalog, tinik sa laman. Ano kaya yun? Sabihin ko na yung advance sa inyo, kasi pag inaral nyo lang, para lang siyang may sakit. Okay, hindi sinabi kung saan, sabi ng iba sa mata daw, iba daw sabi sa, alam nyo naman si Paul kasi ilang beses siya nagulpe, binato na siya hanggang mamatay halos. So imagine nyo lang kung ano yun. So siguro mahina daw yung mata niya, sabi ng iba, yung iba naman, ako feeling ko dyan yung boses niya eh. Binanggit niya rin yung dito, di ba? Na yung kanyang boses, para siyang ano eh. let's pray the Lord in it. Siguro ganun yung ano niya, yung ganun eh. Pangit naman ang ano ito, boses. Hindi natin alam. Sabi dyan, ulitin ko ha, yung thorn in the flesh, sabi dyan, the messenger of Satan to buffet me. Alam niyo yung buffet? Maganda yung kainan, yung buffet yun. Diba yun? Sinabi yung buffet, ito yung parang gulpihin or suntukin na actually yan. So, para siyang gustong pahirapan ni Satanas. At inalaw naman ang Diyos. So, alam niyo naman yung Job, di ba? Mag-Job tayo. Si Satan yung pinagpahirap sa kanya, hinayaan naman ang Panginoon. Pero sabi dyan, lest I should be exalted above measure. Ganito po yan. Kasi kung imagine nyo, kung merong ganun tao, magaling magsalita, pogi pa, ano pa, talino pa, mayaman pa, matalino, maraming accomplishment. May kilala ba kayong ganun? Meron. Pero again, ginabalas ng Diyos yun. May mga ganun. Imagine mo na lang si... May kilala nyo na kasi Bill Gates, di niniwala sa Diyos, eh, di ba? Pero iba, hanga-hanga doon, nag-subscribe nga ako sa kanyang ano, insider eh. Para lang alam ko, ang angas doon, pag, sa title pa lang, di ko na binabasa yung, ano, yung title pa lang eh. Ito na yung ginagawa ko, napakalaking bagay no. Ito na yung next project ko. Yabang, di ba? Mayaman. Yun ang pogi, pero... Basta, ano yung talaga, wow! Ano mangyayari sa yon? Yayabang ka lalo. At yung ibang tao,
Kaya sambayan ka na halos, kaya hindi maganda. Kaya yung mga lingkod daw ng Diyos, hindi niya inaayaan ganun. So again, pattern yan sa atin. Okay? Kaya kung masaya na ako kung ano yung nagawa natin, kasi baka katakot, baka masyadong successful ka. May iba namang anong Diyos sa'yo. Anyway, kung anong mangyari, no? So basta siya, mayroon siyang thorn in the flesh, parang hindi siya masyadong maitaas. Pero sabi dito, for this I besought the Lord thrice, that it may depart from me. So, lingkod siya ng Diyos, siguro pwede niyang hilingin sa Diyos ng Lord. Eh, maglilingkod naman ako sa inyo, pwede bang alisin mo na lang to? Kaya naman ang Diyos gawin yun, diba? Sabi dyan, no. Pwedeng gawin ng Diyos yun, pero hindi niya ginawa. Bakit? Ito na yung famous verse. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Kung nahihirapan ka man, sapat yung biyaya ko sa'yo. For example, alam mo na, ano bang gusto yung pagsubok? Tapos ka sa pera, ganyan. Diba? Pero ba't naman ganito? Makakaraos ka rin. Amen? Wala kang pambili ng McDonald's. Hindi mo naman kailangan yun. Yung sasakyan mo, kakarag-karag, yung sasakyan ka pa rin. Buti nga, iba, naglalakad eh. Diba? Ano pa? Hindi ako top 1, top 2 lang. Reklamo ka pa nun. So, ibig sabihin kahit nasaan ka pa, yung iba na may sakit. Yung katulad ni Paul, imagine nyo, may sakit ka. Anong paano mo gagawin yung... Nagagawa naman. Alala ko tuloy si Pastor. Eh, si Pastor dito, pinagpala na rin yun. Pero parang ano, ang hirap ng kalagayan niya ngayon. Yun laging inakwento niya kasi naranasan niya, tutulog, gigising, maliligo, hirap siya eh. Pero pag tinignan niya yung buhay niya, pinagpala na rin. Eh, kaso pinagpala si Pastor Padua kasi wala siyang sakit eh. Blessing. Pero ano na, may sakit na rin yun dito sa ano. Kaya din sa nakakasigaw. Anyway, kaya yun po yung papasok yun. Sana maitindihan natin ngayong gabi yan, ha, mga bata. My grace is sufficient for thee. Kung meron ka mang pagsubok, mahirap, hindi ko maitindihan. Hindi ka naman mamadali. Sino naman mamadali sa'yo? Diba? Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya walang dahilan pa kahit sa sino sa atin mag-quit. Ay, sobrang pastor, di mo alam yung lesson namin yung samat. Really? Daanan ko rin yan. Ano lang kaya mo, yun lang. Huwag kang skip ng church dahil lang dyan. Eh, kasi naman itong classmate ko, magaling talaga yan. Mayroon ding ibang pinagdadaanan yan. Amen? So, yun lang. Pag may nahihirapan, pagsubok, itong verse na to, my grace is sufficient for thee. Si Jesus ang nagsabi niya kay Paul. So ngayon, alamin nyo na, yan ang sinasabi sa inyo ng Panginoon. Sapat ang pagsubok, ang biyaya ng Diyos sa anong pagsubok yan. Okay? Kaya dito yung title natin, my strength, bakit? Bakit sapat yung kanyang biyaya? Again, ano yung biyaya? Unmerited favor. So, favor yun ng Diyos. Katulad nga nun, kung mahirap ka, at least wala kang sakit. Imagine po, kung mahirap ka, may sakit ka din. Paano ka na? Yung iba, mahirap naman, pero nangiingit sa kanya, yung mayaman. Itong taong to, ang pakalakas. Amen? Yan, so basta, yung lagi sinasabi niya, kung pwede ko lang bilhin yung lakas mo, eh. Gusto ko, malakas ako. Eh, wala. Pero sabi dyan, for my strength, hindi niya nito, for my strength is made perfect in weakness. Sa Tagalog, talagululin ka muna. Mas aralin na natin. Yung aking lakas, ay na, pag sinabing made perfect, nakukumpleto. Okay? Sa kahinaan. So again, huwag kayong papadalo sa mga oxymoron ng iba na kesyo isip ako ng example eh. Kasi pag nabasa niyo po sa Bible yan, hindi yan, huwag niyong anong mababaw lang yan. At huwag niyong ulit-ulitin lang na hindi niyo alam ibig sabihin. Okay? Tingnan nyo, explain natin. Ibig sabihin lang nung my strength is made perfect in weakness, ibig sabihin, lumalakas siya, una, naging mahina siya, pero totoong lumakas siya, nakumpleto yung lakas niya dahil sa kanyang kahinaan. So, yun nga, example, for example, ay, natin muna, ano mag gusto yung una? Kayamanan muna. Sino yung totoong mayaman? Yung tumama sa loto? Mayaman ba yun? Mapera yun eh. Physical lang. Hindi, sa pera nga muna tayo. Physical. Mayaman ba talaga yung pumama sa loto? Kunwari, 5 million. Mayaman ba yun? Instant. Instant nga, millionaire. Mayaman hindi.
Ina, may unang tingin mo, mayaman. Bumili ng ganyan, mayaman. Di ba? Kasi maliit na pala yung 5 million ngayon. Iisip ko, bumili ng kotse, ng, ano, wala, hindi na kasya yun. Yung mga 8 million na yung mga ano ngayon, eh. Maliit pa yun, pero maganda. Masabi natin 20 million na lang pa na, mayaman to. Eh, hindi niya alam kung paano magtabaho talaga. Kasi ano mangyayari? After ilang taon, ubos. Kala ko mayaman yun. Wala na. Nalo lang sa loto yun. Hindi siya totoong mayaman. Okay, so relate natin sa ating verse. Yung strength, sabi natin muna kayamanan. Na perfect ba siya sa kanyang weakness? Yung weakness, pag pera pinag-usapan natin, strength, mayaman, maraming pera. Pag weakness, ano yun? Kahirapan. So, alam niyo ba yung mga nag-umpisa sa hirap, sila yung bandang huli pag talagang mayaman. Kasi alam nila yung negosyo, alam nila yung kung paano mawalan, alam nila yung maging wala, alam nila yung paano magtagumpay. Kaya daw yung mga yan, pag nalugi yan, ilang taon lang, makaka-recover agad. Eh, paano yung mga nanalo lang sa loto? Wala na. Dahil pang-agalit nun, baka nga mapatay pa yun. Kasi, pinag-interesan na yung ano mo. Eh, pag nag-umpisa ka sa walang-wala ka, tapos nag-umpisa ka doon, tapos yung mamang ganyan, alam mo yung kalakaran dyan. So, malakas kang to, mayaman ka talaga. Kasi kahit again, malugi ka, alam mo kung paano ulit makakarating sa, ano. So, another, talino. Matalino ba yung, ano lang, for example, yan, mag-exam si Ma'am Donna, di ba? Eh, meron pong mga review center, binibigay na sa kanila yung sagot. Okay? So, kunwari si Ma'am Donna, kunwari lang, ha? Kunwari, si Ma'am Donna, kunwari na lang, ano, abogado, engineer, kunwari. Na perfect yung ano, ay matalino yan. Di ba sa lahat ng tao, matalino yung pala, binigay sa kanya yung sagot eh. Eh nagtatrabaho na siya ngayon, matalino ba siya? Ang buti ngayon may Google, pero kahit may Google, wala yan. I-analyze mo yan eh. Amen? So, paano daw naging perfect kanina yung pera, paano naging perfect yan at maayos at talagang kayamanan yan? Pag nanggaling ka sa baba, dahil nanggaling ka sa baba, alam mo kung paano umangat. At pag nakamtan mo na yan, alam mo paano i-retain. So, yun sa kayamanan, lalo na sa talino, ganun. Pag nag-umpisa ka sa wala, okay, hindi ka nagnakaw, hindi ka, alam mo na, pinuliti ko mo yung board exam, ano man yan. Hindi, inaral mo talaga. Mahirap, ganun din sa karir. Pagbusa sa karir, ganun din. Kumayos yung karir mo, yung trabaho mo, yung business mo, kasi nag-umpisa ka sa mababa, mas maganda yung tagumpay mo, hindi ka basta-basta babagsak. Okay, so naiintindihan yun na ngayon. So, ganun din sa ministry. Lagi yan sa ministry natapusin. No? So, may mga ministry na umpisa pa lang, yan, yung mga instant ganyan, yung mga mega churches. Naasar ako kasi, ang kakapal ng mukha niya kasi minsan yung mali na nila, pinagmamalaki pa nila. Kaya, nabasa ko lang doon kasi mga parang, nag-subscribe din ako sa mga ganyan para alam natin, di ba? Sa iba naman ng isang title. Email. Why churches that start small will always be small? Parang ganun. So, ang kabaligtaran obviously, anong gusto nila? Mag-umpisa ka na agad, malaki agad. Para malaki ka. Yun ang sinasabi, yabang, di ba? Kaya alam natin, again, sa principle ng salita ng Diyos, baliktad yun. Hindi pwedeng mag-sump. Anong gagawin mo sa church na malaki? Una, paano mapunin yung tao yan? Di ba? Tsaka anong klaseng tao yung pupunta dyan? Anong, wala. So, ganun din sa ministry ngayon, ating phrase, ating verse, my strength is made perfect in weakness. Kung may malakas na church, nag-umpisa yun sa kahinaan. Eh, alam ko nung kwento sa inyo, no, alam ko yung salita ng Diyos, pero no, wala, may mga bagay hindi ko alam kung paano. Hindi nga rin ako friendly, so hindi rin ako tatanong kasi hindi ko nung plinano magpaston ng bata pa ako eh. So, dahil ko hindi alam. So, pero maganda pala nun, diba, nag-umpisa tayo ng, ibig sabihin, hindi natin dinesire yan para maging, ano na, mapogi or something. Diba? Yung nakita kong maganda doon, nalayo din ako sa mga, alam mo na, ng mga pasto na biglang gano'n ang gusto, politika gusto, nalayo ako doon kasi hindi ako. So ngayon, nag-umpisa tayo sa wala. Pwedeng gano'n. And then, so anong target natin ngayon? Gusto natin may malakas tayong church later. Amen? Hindi yan ibig sabihin mayaman, pero malakas. Matibay. At sino yung tibay ng church? Kayo yun. Bawat isa sa inyo. Kaya ayoko may makikita kayo dito. Kaya naman ganyan. Ganyan yan eh.
Kaya dito puro Bible tayo. Kung may magtatagal dito, established, gagamitin ng Diyos, yung pamipalmilya nyo na, matibay tayo ang church. Kasi alam nyo yun eh, wala namang nanakaw sa atin nun. Alam nyo kung saan tayo nagsimula. Buti nga, meron pa tayong kahit pa ng ganito. Pero still, di ba sa tao, di naman tayo nag-ano dito eh. Nandaya or something na wala tayong game na ginawa. Pagdating sa mga tao. Soul winning, invite, alaga, puro sa Bible yan. Amen? So, yun na. So, sana naintindihan natin yung verse na yun at mas maano ngayon niya. Pag pinosto sa Facebook yan, naintindihan nyo. By strength is made perfect in weakness. Ibig sabihin, mahina ka. Dahil mahina ka, malakas ka. Amen? Hindi nyo yun, ha? Hindi yung conflict. Kinumpleto lang ng weakness nila yung kanyang strength. Okay? Gusto ba sabihin, obviously, sa Panginoon to eh, si Paul. No? So, kung may magturo man sa kanya, Panginoon talaga, katotohanan. So, again, sa mga kulto, yan ang kitang-kitang wala sa kanila. Okay? Kailan lang binabasa kayo kung bakit yung naalala si Jim Jones. Naalala nyo ba yun? Yung pinatay niya yung mga sarili niya, ano, nag-suicide sila kasi mga siraulo eh. Tapos parang binenta yung mga kayamanan. Hindi ko rin alam, pero nagpakamari din nata siya. But anyway, ewan eh, no? So, mga peke kasi. So, pero, pag ikaw ay, katulad ni Paul na lang, hanggang ngayon, pinag-aaralan siya, blessing pa rin si Paul hanggang sa ngayon. O, bakit? Kasi totoo siyang nagsimula sa Panginoon hanggang matapos. So, ganun ang pattern natin. Okay, tapos sila din to. Therefore, I take pleasure in infirmity. So, yun niya. So, alam niya na kung saan siya nagsimula, mahina siya even now, nang malakas na siya, mayroon pa rin siya kahinaan. So, pag siya may kahinaan, di po siya mareklamo. Ang sabi dyan, parang yung ating preaching last Sunday, di ba? Pag sinabi, I take pleasure, gusto ko yun. Ay, may sakit ako ngayon, okay yan. Kasi yung sabihin, hindi siya yayabang eh. Di ba? In reproaches, ano yung reproaches ngayon? Ito yung ginagawa ng kalaban sa atin, no? Arakang, inaalipusta. Eh, iba gusto, ayaw makasabihin ng... Diba kaya ibang pastor hindi inaamin na mali siya dito sa bagay, dito lang sa bagay na to eh. Eh ba di maaminin? Pag-usapan natin. Bakit kasi hindi na tama yung kanilang attitude sa correction ba, sa rebuke. Okay? Kaya si Paul, baliktad. Okay? Pag sinabing reproach, rebuke or criticism, disgrace or shame, medyo negative. Diba? Kasi si Paul, alam niya, for example, pumunta siya ng Athens, pumunta siya sa mga Hudyo na naman. Kasi pa kailang alam niya, totoo yung sasabihin niya eh. Sana ganun tayo. Kaya, pag may konting kahinaan, hindi reklamo. Okay lang yan. Reproaches, okay lang yan. Necessities. Eh, pastor, church tayo, tapos wala tayong ganyan. Okay lang yan. Tawa pa rin si Paul eh. Kasi alam niya, kaksama yan ang buhay. Amen? Ay, wala tayong sasakyan ngayon. Mag-church pa tayo? Yan ang gusto kong masabukan eh, no? Tagalog hindi, pag gano'n, siraan. Huwag naman, sana. Pero mahirap yun. Pero dati nasiraan kayo, sinundo ko naman kayo, di ba? Basta magsabi lang kayo maaga. Okay? In person, dito muna. Ayun ang naitindihan ba? Necessity, wala ka. Kailangan mo, nakangailangan ka. Mag-quit ka ba sa church dahil gano'n? Hindi dahilan yun. Ano pa? Persecution. Yan, katulad niya sa JJX, no? Parang, pag barangay kalaban natin, patay tayo dyan. Hindi rin. Nasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Eh, ginaaway ako ng tatay ko. Alamin mo lang kung paano gagawin mo. Hindi yung suko. Walang ganun. Eh, siya nga, natutuwa siya eh. In distresses, for Christ's sake. So, ito pala, yung magandang pinasok niya dito ng qualification. Hindi yung tipong kaya ka pinapersecute kasi loko-loka. Okay, hindi ganun. Alam niya eh, kaya siya natutuwa kasi pinersecute siya dahil ginagawa yung salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, saka siya pinersecute. Okay yun. Parang 1 Peter din. Lalo niyo yung ating Bible study sa Friday. For when I am weak, then I am strong. So, binasa ko niya ulit yun, di ba? So, pag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Bakit nga? Kasi nga, ang taong naging mayabang na, for example, likod ng Diyos, mayabang na, diba? Sabi mo, pag ganyan na, yabang. Sigurado, pag ganyan na yan. Tandaan yan, lahat ng mga churches, pag inaaral nyo yung history ng mga churches, mga pastor, kailan ba nagkaganyan yan? Mare,
Yung magkwento lang, ano, bakit, basta, ano natin. Bakit nag-compromise siya dati, King James siya dati? Ano nangyari? Diba? Kasi pinag-usapan yun, yung mga pastor eh. Yung daw, kinala yun, sina... yung lolo-lolo natin, Santa Mesa. Ayun ang sabi nila, consistent. Kasi yaman eh. Ano nangyari? Dati, King James lang, dati, hard preaching, dati, hymns, ganyan. Eh, namatay yung ano, matanda, bumalit yung bata. Eh, siguro, mga missionary din sa US kasi mga spoiled din eh. Hindi lahat ha. Ayun, siya yung sumunod. O, yun na naman, nepotism. So, anyway, ayun, compromise na ngayon. At kaya yung, kaya naisip ko yung, feeling ko, yun yun, nagkakakonek-konek na ako eh. Yung pinalta na sa halahalag, yun yun, dun galing yun eh. Mga non-King James na. So ngayon, kalabaw natin. May bahala sila. Okay, natindihan niyo ba? Kung mahina ako, malakas ako. Naging mahina ka, dahil mahina ka, malakas ka. Kasi ba yun, yung kahinaan mo mismo, yun ang nagdala sa'yo para maging malakas. Yung again, yung example natin kanina. Hindi ka naging mayabang, kasi mahina ka lang eh. Ay ba, nagyabang, yung lakas, ang ganda ng sakyan mo. Vroom, vroom. Hinataw. Doon siya namatay. Diba? Ano yan? Eh tayo, malakas tayo kasi iingat tayo. Kasi itong APB, ano to, dito, ano, ingat-ingat lang tayo. Paano tumagal yung APB na ganyan? Eh kasi nga, nag-iingat eh. Ganun din, spiritual life. Ba't ang lakas nito? Ba't hindi natutokso to si Christian kahit may mga ano dyan? May mga TikTok dyan. Hindi siya na ano dyan, wala sa kanya. Kasi, kung ano man dahilan, di ba? Kasi ako, ano ako, mahina ako, di ako ganun kapogi. Pero maganda, hindi ka ganun. Ibig sabihin ko lang, unari lang. Pwede, di ba? Ano pa? Mga matinong mga empleyado, hindi nagyabang, kasi alam niya, hindi, ganito lang kaya ko eh. Nagtapat lang, nagtapat. Bad na muli, yung dating magaling, wala na. Kasi nagyabang na, tinanggap sa trabaho, kung ano man yan. Nagkasakit kasi puro bisyo. Nag-asawa ng marami, patay. Oo, may mga kilala. Kaya nga, no, excited na ako sa aming reunion. Hindi ko alam kung baklasan ko dun. Anyway, hindi niyan ba? Kung ako'y mahina, ako'y malakas. Tuloy natin. Ilang minutes na ba ako? 51 na. Ate, sa tapos natin yung 9. Okay, yun naman ang pinakana natin eh. Basahin lang natin hanggang ng kalahati ng 21. 10.5. O, dito na lang tayo. O, tapos na pala tayo. So, ito na lang. 11. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me. Hindi, say, next week na to. Sa iba na to yung ano niya eh. Babalikan niya nung tinapos niya yung sa side niya. Sa verse 11 hanggang ano dyan, doon na sa mga Corinthians. Kaya next week na yan, okay? So, yun lang. Salamat sa Panginoon. Amen? Amen. So, sana wala sa atin kasi sa totoo lang, may mga ganun. May mga self-pity bandang huli. Kaya salit na may marating. Lalong walang narating. Kasi nga, self-pity, naawa eh, ganyan lang ako. Di na ako maglilingkod sa Diyos. Eh, di lalong wala ka na accomplish. Di na mag-aaral kasi ganyan lang ang grade ko eh. Okay, sana tindihan natin. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa patotoo again ni Paul the Apostle kung paano siya ay napakaganda din po kanyang ministry. But hindi po nag-umpisa ng gano'n nung unang panahon siya ay nakagalitan. Hindi siya nagtitiwala yung maraming tao sa kanya. At nagtuloy-tuloy lang siya at nagtiwala sa inyo. At nakita naman po namin ang kanyang accomplishment. Panginoon, nawa kami sa church and even sa personal life, sa career, sa trabaho, sa studies namin. Makita namin, Panginoon, yung prinsipyo sa inyong salita na dapat sa inyo kami magtiwala. Walang dahilan, Panginoon, na mag-quit sa paglilingkod sa inyo. At event, Panginoon, sa time na sinasabi dito na talagang mahina kita, mahina kami. But even in that situation, Panginoon, actually, pwede kami maging malakas at gamitin namin yung kahinaan. Pagbaya namin sa inyo, Panginoon, gamitin nyo ang kahinaan. Kayo po magpalakas sa amin, patalino, mayaman, kung ano man yan, Panginoon.
magpala, Panginoon, mag-bless. So I pray na natutunan namin ang lesson ngayong gabi, Panginoon. Next week, tuloy po namin, Panginoon, paano ta-turn ni Paul ito ngayon sa mga church naman. So kaya pumula natin. In Jesus' name we pray. Amen.